Kapag pinag-uusapan ng Han, madalas kasama ang kwentong ito. Nakatuklas daw ang isang grupo ng mga archaeologists ng mga palayok ng Han habang naghuhukay sa isang libingan sa Egypt. Ang nakakagulat sa kanilang natuklasan ay pwede pa rin kainin ng Han kahit 3,000 taon na ang nakalipas. Marahil ay hindi ganoon ka-accurate ang kwentong ito. Pero posible nga kayang tumagal ang Han ng sobrang tagal na panahon nang hindi nasisira. Bago natin sagutin ang tanong na ito, alamin muna natin kung paano nga ba ginagawa ang honey. Ang honey o pulutpok yutan ay gawa sa maasukal na nectar na kinokolekta ng mga honeybee mula sa mga bulaklak. Sinisipsip ng bubuyog ang nectar mula sa bulaklak at nilalagay sa kanyang proventriculus o honey stomach. Pagkatapos ay dinadala ng bubuyog ang kanyang nakolektang nectar sa nest. Iluluwa ng bubuyog ang nectar o regurgitate at ililipat sa iba pang mga bubuyog para maproseso ito. Ngayon naman ay ang ibang mga bubuyog ang lulunok sa nectar at hahayaan ang kanilang mga digestive enzyme na i-breakdown ang laman nitong sucrose para maging glucose at fructose. Pagkatapos ay iluluwa ulit nila ito. Tulong-tulong ang mga bubuyog na ulit-ulitin ang prosesong ito hanggang mabuo ang honey. Itinatabi ang honey sa mga honeycomb. Pwede nang kainin ng mga bubuyog at ng mga tao. Ang isa sa mga dahilan ng pagkasira ng pagkain ay ang mga microorganism tulad ng bacteria at yeast. Ang honey ay may ilang katangian na pumipigil sa pagkabuhay ng microorganism para hindi ito masira. Ang unang katangian ay ang maunting lalaman na tubig ng honey. Ang nectar na kinokolekta ng mga bubuyog ay aabot sa 80% na tubig. Matapos ito ay digest at regurgitate ng mga bubuyog ay bababa ang level ng tubig sa 50-60%. Bago iimbak ang honey ay pinapaypayan ito ng mga bubuyog gamit ang kanilang mga pakpak para mag-evaporate ang tubig hanggang maging humigit kumulang 18% na lang ang nilalamang tubig ng honey. Tulad ng iba pang mga organism sa Earth, kailangan ng mga microorganism ng tubig para mabuhay. Ang 18% na tubig ay hindi sapat para mabuhay ang mga bakterya sa honey. Hindi man halata, pero ang honey talaga ay acidic. Maliban sa mga sugar at tubig, ang honey ay may nilalaman ding iba't ibang uri ng acid. Pinakamarami na ang gluconic acid. Maliban sa pag-ambag sa lasa ng honey, ang mga acid ay tumutulong din sa pagpatay ng mga bakterya. Karamihan ng mga microorganism ay nabubuhay sa higit kumulang pH 7 o neutral pH. Dahil sa angking laman ng mga acid ng honey, ito ay nasa acidic na parte ng pH scale. Ang karaniwan na pH ng honey ay 3.9. Sa ganitong kondisyon ay hindi nabubuhay ang karamihan ng mga bakterya, bagkus ay naiiwasan ang pagkasira ng honey. Ang isa pang sangkap ng honey na puwapatay sa mga bakterya ay ang hydrogen peroxide. Ang gluconic acid at hydrogen peroxide ay nagmumula sa activity ng enzyme na glucose oxidase habang ginagawa ang honey. Ang hydrogen peroxide ay isang matapang na oxidizing agent at kaya nitong patayin ang bakterya sa pamamagitan ng pagsira ng cell wall ng mga ito. Ngayon ay alam na natin na may 3 bagay ang honey na nagpapanigurado na tumatagal ang shelf life nito. Pero totoo bang hindi ito masisira habang buhay? Para sagutin ang tanong na ito, kailangan nating tandaan na ang honey ay gawa sa mga sugar. Ang sugar ay may katangian na tinatawag na hygroscopicity. Kaya nitong sipsipin ang tubig na nasa kapaligiran nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi nabubuhay ang mga microorganism sa low moisture condition ng honey. Ang tubig na nasa loob ng mga microorganism ay nasisipsip. Pero ibig sabihin din ng katangian na ito ay kayang sipsipin ng honey ang tubig mula sa atmosphere. Kapag nakasipsip ang honey ng sapat na tubig, maaaring mabuhay ang mga microorganism at mag-ferment ang mga asukal sa honey. Kaya kung gusto mong tumagal ang iyong tinatagong honey ng matagal na panahon, kailangan siguraduhin maayos ang pagkakasara ng lalagyan nito para maiwasang masipsip ang tubig mula sa paligid. Pero kung meron kang sweet tooth, siguradong hindi ito tatagal para matuklasan pa ng mga archaeologists sa future. Mayroon ka bang mga science question na gusto mong sagutin namin? Mag-comment lang! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming Ag-Amazing videos.